Chapter 9. Matapos ipabalik sa kwadra ng luhaang si Veronica kay Mang Rene ang kabayo, ay mabilis itong tumakbo papasok sa kabahayan. Masamang masama ang loob. Nakaunawa naman si Mang Rene. Alam niyang sa mga ikinikilos ng nakababatang amo nitong mga huling araw ay hindi na rin maikakaila na natutunan na rin itong mahalin ang asawa. Hindi man ito literal na sabihin. Nakarating na din kay Doña Asuncion ang pagkakabatid ng anak sa paglisang ng manugang. Ikinuwento ito ni Nana Cela na napagsabihan naman ni Mang Rene. Kinatok niya ang silid ng anak. Walang tugon mula sa loob nito kahit sigurado siyang naroroon ito. Pinihit ni Asuncion ang siradura ng pinto at salamat naman at hindi ito nakalap. Sandaling napaurong ang matanda sa nabungaran. Nakakalat ang mga una nito. Pati ang kobre kama nito ay wala na rin sa ayos. Ang salamin ng dresser ay puro guhit ng lipstick at nagkalat din ang iba nitong gamit sa carpeted na sahig. Ngunit wala roon ang anak. Agad na kinabahan si Asuncion. Diyos ko, Veronica! Iha! Nasaan ka? Narantang usal niya habang palingalinga sa kabuuan ng malawak na silid. Nang magawi siya malapit sa bathroom, ay naulinigan niya ang lagaslas ng tubig na nagmumula sa shower. Sandaling naibsan ang pangamba niya at inakalang naliligo lamang ang anak. Ngunit kailangan niyang makasigurong okay na ito. Nag-aalangan niyang kinatok ito, ngunit nanatiling walang tugon mula sa loob. Lakas loob na itinulak ni Asuncion ang pinto. Napaiyak na sinugod nito ang kawaawang ayos ng anak. Nakaupo ito sa isang sulok. Yakap ng sariling braso ang nakatiklop niyang mga binti habang nakasubsob naman ang mukha nito sa ibabaw ng kanyang mga tuhod. Agad na pinatay ni Doña Asuncion ang shower na tumatama sa katawan ng anak at dahan-dahang iniangat ang mukha nito. Hilam na sa luha ang mga mata ni Veronica. Agad namang nayakap ng ina ang nanginginig at basang katawan ng anak. Tuluyan ang napahugulhol ito sa dibdib ng ina. Hinayaan niya itong ubusin ang luha bago tinulungang makalabas. Iginiyan niya ito sa kama na bahagya pa niyang hinila ang sapin na nagulo. Matapos tulungan magpalit ay tinawag nito sandali si Nana Cela upang magpadala ng mainit na kape at maayos na tuloy ang silid. Maging si Nana Cela man ay awang-awa sa anyo ng alaga. Alam niya ang pinagkakaganito nito. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang masigit na makakatulong ang pag-uusap ng mag-ina kaya minadali niya ang kilos. Senyora, tawagin niyo na lang ho ako kapag may kailangan kayo. Wika ni Nana Cela habang hinahagod ng tingin ang nakatitig sa kawalan na si Veronica. Sige Cela, salamat. Iha, inumin mo muna itong kape para mainitan niyang sikmura mo. At iniabot niya ang tasa ng kape. Parang robot lamang na sunod-sunuran sa bawat ipagawa ng ina si Veronica. Pakiramdam niya, kasama ng tumakas ni Romeo ang lahat ng lakas at katinuan niya. Matapos lumagok ng dalawa, ay inabot uli niya sa ina ang tasa. Sabay iling, upang huwag na siyang piliting ubusin ito. Sa nakita niya sa anak, naging desperado na si Asuncion sa sitwasyon. Nasasaktan ang kanyang damdamin sa mga nangyayari. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng anak. Alam niyang umiibig na ito at mas higit pa roon ang dinanas niya sa ama nito. Matiim niyang tinitigan ang anak saka nagpawala ng malalim na hininga.
Patawarin mo ako, Romeo. Pero ito lamang ang alam kong paraan para makalaya tayong pare-pareho. Dapat na niyang malaman ang totoo at alam kong magiging masaya rin si Miguel kung maaayos ang lahat. Sana lang ay maunawaan niya. Bulong ni Doña Asuncion sa sarili. Kinuha ng matanda ang isang malapad na kahon at iniabot sa anak. Takang napatitig dito si Veronica. Nanginginig ang kamay na inabot ito. Ano ito, Mama? Alanganing tanong ni Veronica. Gusto kong bago mo iyan buksan. Mangako ka sa akin hindi mo kami kasusuklaman ng papa mo at hindi mo ako iiwan, anak. Ikaw na lamang ang natitira sa akin. Mas nanaisin kong mamatay na rin kung pati ikaw ay aalis. Garalgal na wika ni Doña Asuncion. Lalong pumalo ang kaba sa dibdib nang nagtatakang si Veronica. Napatango lamang sa ina habang nanginginig pa rin kinakalas ang laso ng kahon. Tumambad sa paningin niya ang mga larawan ng isang babae at isang lalaki. Maraming anggulo. Ang iba'y magkayaka pa na nahulaan niyang mag-asawa ang mga ito. Ngunit ang hindi niya maintindihan ay ang kakaibang damdamin na humaplo sa puso niya na hindi niya naunawaan kung ano. Ano ang ibig sabihin ng mga larawan na ito, Mama? Bakit inyo ito pinakikita sa akin? Naguguluhan niyang tanong. Pilit na kinontrol ng ina ang emosyon upang maipaliwanag niya ng tama ang mga nais sabihin. Sila ang tunay mong mga magulang, Veronica. Kung nasabi man iyon ng ginang, ay hindi niya matiyak kung dumaan sa lalamunan niya ang mga salita. Halos mabingi sa sindak si Veronica. Napapailing ito habang nagsisimula na namang tumulo ang kakampat pa lamang na luha. Niloko niyo ako, Mama? All my life ay pinaniwala niyo ako na may karapatan ako sa pagmamahal ninyo. Bakit ninyo inilihim sa akin ang totoo? Ang tunay kong mga magulang, nasaan na sila? Pinamigay ba nila ako? Ano, Mama? Sabihin niyo! Wika na nag-i-hysterical nang si Veronica. Makinig ka muna, iha. Wika nang napataas na rin ang tono na si Asuncion. Nag-ipon muna ito ng lakas ng loob bago muling nagsalita. Nagasambuanga ang mga magulang mo. Si Nana Sela ay tiyahin ng iyong ina. Kasalukuyang nasa bakasyon siya noon. Swerteng ipinakibantay ka noon ng iyong mga magulang sa kanya habang magkasabay na tumungo ang mga ito sa pwesto nila sa palengke. Magulo ang panahong iyon dahil sa pananalakay ng mga terorista. Aksidenteng nakasama ang mga magulang mo sa mga namatay nang magpasabog sila ng bomba. Pinagmasdan muna ni Asuncion ang anak bago ito nagpatuloy. Biglang nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Veronica. Ang kaninang umuusbong na galit ay napalitan ng awa sa sarili at panlulumo sa kaawa-awang sinapit ng mga magulang. Ang kaninang paghagulgol ay nauwi sa paghikbi. Nilapitan ito ni Asuncion upang hagurin ang likod. Patawarin mo ako, Veronica, sa paglilihim namin sa iyo. Masyado akong natakot na mawala ng anak. Kung matatandaan mo pa ang sinabi ko sa iyo noon, natutunan akong mahalin ng iyong papa sa kabila ng aking pagkukulang. Gusto kong ibalik sa kanya ang pagmamahal na inukol niya sa akin. Makakaganti lamang ako kung ang tangi niyang nabubuhay na alaala ay mapasaya ko na rin.
Hindi kita maintindihan, Mama. Ano ang ibig mong sabihin? Nahihiwagaan niyang tanong. Si Romeo, iha. Siya ang tunay na anak ng iyong papa. Kung kanina ay nabingi siya ng matuklasan ang tunay na pagkatao, lalo siyang nagimbal nang makilala ang tunay na mangkatauhan ng asawa. Gusto niyang magsalita, ngunit umurong na rin yata ang kanyang dila. Nagpatuloy naman si Asuncion sa kawalan niya ng masabi. Anak si Romeo, nang namayapang kasintahan ni Miguel na si Carmencita. Si Carmencita ay pilit na ipinakakasal sa kinikilalang ama ni Romeo para maisalba ang papalugi nilang kabuhayan. May sakit din sa puso ang lolo ni Romeo at hindi nito kakayanin ang ipakulong ng mga napapagkautangan nito. Lingid sa mga magulang ay may namagitan na noon sa papa mo at kay Carmencita. Hindi na rin sa wakas napigil ang magtanong ni Veronica. Pero, Mama, paano niyo nasikmurang patirahin at pakitaan ng pagmamahal ang anak ng papa sa ibang babae? At ang papa ni Romeo? Huwag niyo sabihin hindi niya alam ang pagkatao ni Romeo. Hindi makapaniwalang tanong ng anak. Kung talagang mahal mo ang isang tao, wala kang hindi kakayanin para sa kanya, Veronica. Alam ng asawa ni Carmencita na nagdadalang tao na ito bago pa man sila magpakasal. Dahil sa labis na pagmamahal, inako nitong kanya si Romeo. Walang nagawa ang iyong papa ng mga panahong iyon. Nagsisimula pa lamang umangat ang kabuhayan ng kanyang pamilya. Hindi pa rin ito sapat para saluhin niya ang pagkakalubog ng pamilya ng mama ni Romeo. Alam ko rin kung gaano ito dinamdam ng iyong papa dahil magkababata kami. Walang parte ng buhay niya ang hindi ko nalalaman dahil sa simula pa lamang ay iniibig ko na ito ng lihim. Ako ang takbuhan noon ni Miguel kapag may problema ito. At minsan, dumating ito sa bahay na hindi makagulapay sa kalasingan. Hindi pa iyon oras ng uwi ng mga magulang ko, kaya malayo ko siyang napatuloy sa ganoong kondisyon. Masakit aminin na sa sadaling pagkalimot lamang ng lasing na si Miguel ang naging simula namin. Inabutan kami ng aking mga magulang sa nakakahiyang tagpo at hindi pumayag ang mga ito na hindi kami makasal. Ang iyong papa naman, bagamat walang pagtutol, hindi ko rin masasabing ikinatuwa niya ito. Dahil alam kong hanggang sa mga oras na iyon, si Carmencita pa rin ang nag-iisang babae sa kanyang puso. Buong tapang kong nilunok ang sarili kong pride at umasa na darating din ang panahon na matututunan din akong mahalin ni Miguel. Sa kabila ng pag-asang iyon, ay hindi ko rin maiwasang mangamba dahil sa simula pa lamang ay alam ko nang hindi ko maaaring bigyan ng anak si Miguel. Hindi lingid sa papa mo na kinailangan kong operahan noong hindi pa man kami nagsasama. Nagkadiferensya ako sa matris at kailangan tanggalin iyon. At ang mumunting anghel na dalan o ni Sela ang nagbigay ng iba yung pag-asa at sigla sa pamamahay na ito. Napayakap ng mahigpit si Veronica sa ina. I'm so sorry, Mama. Kung hinusgan ko kaagad kayo. Shh! It's alright, iha. Nauunawaan ko iyon at alam kong maiintindihan mo rin. Sana lamang ay huwag magbago ang pagtingin mo sa amin ngayong alam mo na ang lahat. Kumalas ito sandali sa pagkakayakap sa ina at masuyo itong hinalikan sa noo.
Walang katumbas ang pagmamahal na ilukol niyo sa akin ng papa, mama. Labis nga siguro kaya hindi ko noon matanggap na may ibang nakikiamot nito. At masigit pa pala ang karapatan kaysa sa akin kung tutuusin ay sampid lamang ako dito. Matapat na wika ni Veronica. Huwag mo na uling babanggitin ang salitang yan, Veronica. Nasasaktan ako. Anak pa rin kita anuman ang mangyari at sana na may patawarin mo na rin ang iyong papa sa pagpupumilit niyang pakasal ka kay Romeo. Hindi ko siya dapat patawarin, mama. Wika ni Veronica na ikinabigla ng ina. Wala siyang dapat ihingi ng tawad. Pagkos, ay gusto ko pangang magpasalamat sa kanya. Dahil ibinigay niya ang lahat para sa akin. Pati na rin ang lalaking pinakamamahal ko. Dugtong pa niya. Oh, iha! Nasambit ni Asuncion. Ngayon, ay mas malinaw na ang aking kutob. Na ano, mama? Na kaya ka nagwala kanina? Dahil sa akala mong tuluyan na tayong iniwan ni Romeo. Formal na wika ng matanda. Hindi nga ba, mama? Mahina naman niyang tanong. Huwag ka nang mahiya sa akin, iha. Ako ang iyong mama. Kung may magagawa ako para sumaya ka, gagawin ko. Sabay kabig sa anak. Pero mama, galit ho sa akin si Romeo at saka nahihiya ho ako sa mga pinagagawa kong kagagahan sa kanya. At saka malayo na ang kinaroroonan niya. Wala na ang papa para magkaroon pa siya ng dahilan upang bumalik dito. Nahihiya niyang pagtatapat sa ina. Kung mahal mo talaga ang asawa mo, ipaglaban mo ang nararamdaman mo. Hindi pa huli ang lahat. Sundan mo siya sa Amerika, anak. Kasal kayo kaya may karapatan kang habulin siya. Hindi halos makapaniwala si Veronica na ang kanyang mama na nakilala niya bilang tahimik at submissive na asawa ay may ganoong pangangatwiran. Paano kung ipagtabuyan niya ako? O di kaya ipagtawanan, mama? Anong gagawin ko? Parang hindi ko yata kaya ang ganun. Maniniwala ka bang mahal ka rin ang asawa mo? Totoo iyon, iha. Bago siya umalis, ipinasali niyang lahat sa pangalan mo ang iniwan ng iyong papa para sa kanya. Para patunayan sa'yo na mas may mahalaga pa siyang dahilan sa pagparito. At ikaw iyon, anak. Noon pa man ay alam na namin ng papa mo na may pagtatangi siya para sa'yo. Nung una, ay ikinakaila niya ito. Pilit niyang sinasabi na kapatid lamang ang turing niya sa'yo. Ang dahilan ay ibig na lamang sana niyang manatiling lihim ang lahat sa pag-aalalang masasaktan ka kapag nalaman mo ang lahat. Minsan ay pinalano na rin namin ng papa mo na sabihin sa'yo na anak nito si Romeo. Ngunit tinutulan ito ni Romeo. Namangha si Veronica sa pahayag ng ina. Di yata't matagal na rin alam ni Romeo ang tungkol sa pagkataon niya. Kung tutuusin, pwede iyon ang isang pal ni Romeo sa pagmumukha niya. Ngunit nagpakababa pa rin ito. Sa tingin niyo, mama, dapat kong sundan si Romeo? Alanganing tanong ni Veronica. Oo, iha. At sigurado akong matutuwa ito kapag nakita ka roon. Ngunit paano kayo, mama? Hindi ko kayo pwedeng iwanan dito. Sandali ka lamang doon, iha. Ang gusto ko, pabalikin mo dito si Romeo. At alam kong magagawa mo iyan. Pakiramdam ni Veronica ay may bumarang kung ano sa kanyang lalamunan
habang tungo lamang ang nakuha niyang itugon sa ina. At nang matiyak naman ni Asuncion na maayos na ang kondisyon ni Veronica, ay hinayaan na siya nitong magpahinga. Sa pagod ay mahimbing na siyang nakatulog. Sa paglabas ng katotohanan tungkol sa pagkatao ni na Romeo at Veronica, magkaroon kaya ng lakas ng loob si Veronica para sundan si Romeo? Sabay-sabay nating alamin sa nalalapit na pagwawakas ng ating kwento. Maraming salamat po!